Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming video. Na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng ayon sa pangpito po naming testimony, no? Na ibinigay ng aming mahal na aring Filimon Ondok Reyambonansa. Na mababasa po sa banal na kasulatan, no? Sa Revelation, no? Revelation 17, 10, yan, hanggang 11.
pakibasa press. Ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Huh? Eh. At sila'y pitong hari. Ang lima ay nangagbuwal. Huh? Ang isa ay narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Huh? Onse, at ang hayop na naging siya at wala na ay siya rin ikawalo at siya'y sapito at siya'y patungo sa kapahamakan. Yan. Pag-uulit sa Diyos. Ang sinabi sa Diyos? At sila ang mga? Sige, tuloy. At sila'y pitong hari. Hmm. Sige. Ang lima ay nangagbuwal na. Ang pitong hari. Ang lima ay oh. Yan, lima. Ay wala na o nangabuwal na. Tuloy. Yes. Ang isa'y narito. Hmm. Ang isa'y hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Yan. So, ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, ay sila yung mga pitong hari. Ang lima ay wala na o nangabuwal na. No? At ang isa ay narito na. At ang isa ay hindi pa dumarating. So, sino-sino itong ginamit ng Diyos na ito? Ha? Ito yung mga ginamit ng Diyos na palatandaan na kung saan ito magaganap. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabuhan. No? Na inutos ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kaharian. Paano tayo maghanap? Ilinihim ng Diyos. Sa anong paglihim? Sa mga talinhagang salita. Kaya nga, ginamit ng Diyos ang pitong hari. Ang lima sa kanila ay wala na o. Oh. Ha? Patay na. No? Yan mga kapatid. Ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabuo. So, sino-sino, mga kapatid, ang tinukoy sa banal na kasulatan na mga pitong hari, no? Na ginamit na talinhagang salita. No? Ang una, walang iba kundi si Manuel Quezon. Pangalawa, si Manuel Rojas. At ang pangatlo ay si Elpidio Quirino. At ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. At ang pang-lima ay si Carlos Garcia. So ito yung inukoy sa banal na kasulatan na ang lima sa kanila ay nangabuwal na o wala na. Yan. Ibig sabihin, natapos na sila. Huh? Wala na eh. At ang isa ay narito na. Sino yung pang-anin? Walang iba kundi si Justado Makapagal. Na ang ibig sabihin pala na ang pitong hari at ang limang at ang lima sa kanila ay nangabuwal na o wala na. Sila pala ang mga pangulo, no? Na ginamit ng Diyos. Linihim sa talinhagang salita na pitong hari. Ngunit sila pala ang mga pangulo sa isang bansa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang
nagkakabuwa. Palatandaan kung saan ito magaganap. No? Na walang nakapagbukas maliban sa aming mahal na Haring Filimon Ondok Riambulansa. Na ang pitong hari, sila pala ang pitong pangulo. Sapagkat yung hindi pa dumarating na siyang pangpito ay walang iba kundi ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang pangpito. No? Ngunit sa istorya ng Diyos na yung pangpito kailangan magtagal ng kunting panahon. Sapagkat ang pangpito ay siya rin yung ikawalo. No? Siya rin yung ikawalo. Sino? Walang iba kundi ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Siya pa rin yung pangwalo. No? Kasi kung alamin natin yung istorya ng Diyos, yung narito na, na ang pang-anim na siyang si Pangulong Diosdado Macapagal, siya ang pangulo sa Kunkon Delegate at naging pangulo sa bansang Pilipinas, no? President pa siya sa bansang Pilipinas. Eh nung natapos siya sa pagkapangulo, no? Yung wala pa ay dumating na. Or narito na, no? Sino? Siya yung pangpito. Yan, siya yung pangpito. Noong matapos si Diosdado Macapagal na siyang presidente sa Kunkon, ipinasa niya ay President Ferdinand Marcos. No? Yung pagka-Kunkon delegate. Una, si President Ferdinand Marcos ay pangulo siya sa Pilipinas. Yan. Pangulo siya sa bansang Pilipinas. Yan. At naibigay naman sa kanya ang pagkakunkon delegate pinasa ni Diosdado Macapagal. Ngunit, ang hula ng Diyos sa ikapito na siyang ikawalo ay patungo, ay magpatuloy siya ng kunting panahon. Ha? Patuloy siya. Dahil nagkaroon ng kapahamakan. No? Yan. Kailangan magtuloy siya ng kunting panahon. Yung pangpito na siyang pangwalo, kailangan maganap. Sino yung pangpito? Walang iba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Na siya rin ikawalo. Paano siya naging ikawalo? Ha? Gumawa ang ating Pangulong Ferdinand Marcos na tinawag na referendum. Yan. Ginawa niya ang referendum. Kaya nagpaboto siya ng yes or no. Para matupad na siya'y magtuloy ng kunting panahon. Ngunit, nagkaroon ng kapahamakan. No? Kaya, sa ginawa niyang referendum, nanalo ang yes. No? Nanalo ang yes. Kaya, natupad yung hula sa banal na kasulatan. Na siya'y nagtuloy ng kunting panahon sapagkat sa tagal ng referendum ay mayroong tagal 9 months. And 10 days. Yan ang tagal ng referendum. No? Para matupad yung hula ng Diyos na yung pangwalo, siya'y isa sa mga ito. Yan, mga kapatid. Kaya, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, mga kapatid,
siya ang gumanap sa hinula ng Diyos na siyang ikapito, na siyang ikawalo. At ang ikawalo ay isa sa mga pito. At siya ang naging kauna-unahang naging first prime minister. Sino ang ating pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos? Bakit nagkaroon ng kapahamakan? Mga kapatid, nagkaroon ng people power. Kaya natupad yung hinula ng Diyos na nagtuloy ng konting panahon. Ngunit nagkaroon ito ng kapahamakan. Nagkaroon ng people power na patalsik ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon, mga kapatid, ang tanong ko lang, saan ito naganap? Saan ba umupo ang ating Pangulong Manuel Quezon? Hanggang sa pangpito na siyang ikawalo. Saan ba umupo? Walang iba kundi sa isang bansa na siyang bansang Pilipinas. Yan. Bansang Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabuo. Ang tanong, saan ito nagkaroon? Bansang Pilipinas. Ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po kami mahiya. O matakot na isigaw buong Pilipinas maging sa buong digdig na ang bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian na siyang maging panglimang kaharian sa digdig. Sapagkat hindi tinanggap ang kaharian sa bansang Israel. Saan na? Dito na. Sa bansa natin, Pilipinas. Ang tanong, mayroon na bang tumanggap? Ha? Meron na, mga kapatid. Kaya nga natupad ang hula ng Diyos. Na hindi lang sa Pilipinas may pahayag ang ebanghelyo sa kaharian, kundi sa lahat na. Sa sanglibutan, maging sa lahat ng mga bansa. No? At higit sa lahat, mga kapatid, ay mapalad tayong mga Pilipino. Sapagkat tayo ay nandito sa bansa nating Pilipinas. Na siyang pinangakuhan ng Diyos na pagtatayuhan ng kanyang kaharian na hindi inanggap sa bansang Israel. Dito na ibubuhos ng Diyos ang pangako niya mula pa nang itatag ang sanglibutan. Ano yon? Ano yung ipapinangako ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan? Ayon sa Mateo 25:34, yung sinabi diyan. Ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Opo. Kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manayin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Ano mapalad na bansa? No? Bansang ito ang mapalad. Yan na ibibigay yung pangako ng Diyos buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Ibig sabihin, kung bansang Pilipinas na ang kaharian na, mga kapatid, kung tayo'y naniniwala sa Diyos, o may takot sa Diyos, ano yung utos niya? Ha? Ayon sa sulat pa ni Apostol Pablo, sa Gawa 14:22. May basa tayo. Ganito po ang mabasa, ayon po sa Gawa 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad.
na inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Yeah. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan. Walang iba na sinabi ng Diyos na papasukan. Ano? Ano yung papasukan? Kingdom of God. Or kaharian ng Diyos. Mga. Yan. Wala nang iba. Ito yung sinabi ng Diyos sa panahon pa ni Apostol Pablo. No? Kaya nga, saan na ibigay ang kaharian? Dito sa bansa ng Pilipinas. Sino ang nagtatag sa kaharian ng Diyos sa bansang Pilipinas? Hindi po kami mahiya. Ang aming mahal na dakilang guro, mahal na aring Filimon, Ondo, Rea Bonanza. Yan. Ang tinayo ng aming mahal na ari na isinigaw pa noong July 27, 1982. Para mas higit na mapatunayan na siya nga ang nagtayo ng kaharian ng Diyos. Rene History. Saan? Noong sa Security Exchange Commission noong July 27, 1992. Na ang may-ari sa kaharian ng Diyos, walang iba. Ang aming mahal na haring Filimon, Ondo Riambulansa. Dito na, sa bansang Pilipinas, may tayo ang kaharian ng Diyos. Ay, ito po yung aking binahagi sa orasan ito. Sa lahat ng mga sumusubaybay, ito sa programa ng aming mahal na dakilang guro, mahal na haring Filimon, Ondo Riambulansa, na wala po kaming tigil usawa na ipaintindi sa inyo na itong bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pagtatayuan ng kaharian ng Diyos. No? At higit sa lahat, yung mga kaganapan na binigay ng aming mahal na hari, ay ito rin yung isa na pagpapatunay pa rin, no? Na ang kaharian ng Diyos ay dito sa bansang Pilipinas. Kaya sa gabing ito, sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa panatuntunan Consumatum Est, wala po rin akong sawa na humingi ng pasasalamat sa inyo dito sa bansang Pilipinas, maging sa anumang bansa na sumusubaybay sa programa ng aming mahal na hari. Nuulit ko, maraming salamat sa inyo na walang sawa at tigil. No? Ngunit sa gabing ito, mas higit akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Ang aming mahal na Supremo, Supreme King Filimon Ondo Riambulansa. So maraming salamat po, mahal na hari, at Happy 18th crowning anniversary. No? At ganoon din na ako'y lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Ratty Y. Riambulansa. Hanggang sa kapatid ng ating mahal na Prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Riambulansa. Lalong lalo at ayon din sa may hawak sa region to, walang iba, ang aming regional director, Haring Edgar Palor Ligoto. Sabong pwersa na sa kaharian ng Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo, buong Pilipinas, dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya bago po kami magtatapos, ay mag-aalay po muna kami ng isa pang awitin na galing po sa aming mahal na dakilang guro, ang aming mahal na aring Filimon Ondo Riambulansa,
ang pinamagatang kapanganakan muli. Naulit ko, maraming salamat sa inyong lahat at ako ang inyong lingkod, Haring Ruben Baltasar. So mag-alay po muna kami ng pangalitin dito sa loob ng pangalitin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.